Let's go, motherfucker, bro. Good day, mga tol. It's me again, Moto VIP, and today ay mag-install tayo ng interruptor relay dito sa ating Suzuki Smash 115. So, ito yung ating gagamitin, 5 NLK, 5 tube type, mga boss. Papasabog tayo ng makina sa bagong tol, mga boss. Ito yung kailangan natin gamitin, interruptor relay, horn relay, at syempre, push button, on and off switch. Pwede rin yung switch na hindi push button. Ito, kinuha ko lang ito sa may starter ng motor. Ayan. Simulan na natin ang pag-wirings. Ayan, simulan na natin yung ating pag-wirings. Ang paglalagay ng interruptor relay or rapid backfire na tinatawag nila ay ito. Push interruptor relay. So, pang busigin na siya pag ginagamit. Kaya pagtapos ng bagong taon, ilalagay natin ito sa ating Tia horn. So, ito, i-unbox natin siya. So, ito yung ating interruptor relay. Meron siyang apat na wire. Dalawang yellow, isang black, at isang red. Yan. Dito tayo sa may horn relay. Ang horn relay natin ay 4-pin. Kung 5-pin yung nabili niyong horn relay is okay lang. Dahil parehas lang naman sila. Tapos, ito yung ating gagamitin on and off switch. Itong aking switch is push button siya. So, kinuha ko to sa may starter ng XRM110 or XRM125. Ayan. Para pagka gusto natin mag-rapid, pipindutin na lang. Ayan. Pak. Ganon yan. Tapos, bibitawan natin. Tuloy-tuloy na naman yung ating dali ng kuryente na pupunta sa spark plug na magsusunog ng ating gasolina. Sa mga magtatanong kung delikado ba to sa ating mga motor, syempre, oo, kung overuse. Pero kung pang new year nyo lang, ay goods na goods, mga tol. At kung stock naman ang inyong makina, ay goods pa din. So, ingat na lang sa mga loaded na motor. Ayan. So, simulan na natin ang pag-wirings. Bago natin simulan ang pag-wirings natin sa interruptor relay, ito muna yung kanyang wiring diagram. Ayan po. So, unahin na natin itong interruptor relay. Ayan. Interruptor relay natin, meron siyang apat na wire. Ito yung kanyang positive at ito naman yung kanyang negative. At itong apat, itong dalawang wire na to, ilalagay natin siya dito sa ating horn relay na number 85 at 86. Ayan, 85 at saka sa 86. So kahit magkabaliktad yan, all goods lang, mga boss. And subukan natin kung nagtitrigger siya sa battery. So, testing na natin kung gagana ba yung ating relay, magtitrigger ba siya. So, yung pula, lalagay nyo syempre sa pula ng ating battery o positive. At yung black naman ay lalagay natin sa negative or black wire ng ating battery. As you can see, ayan, gumagana siya. Ayan. So, all goods yung ating interruptor relay. Okay, nailagay na natin yung number 85 at number 86 sa ating horn relay. So, ang kailangan na lang natin, dalawa na lang. 87 at number 30. Itong number 30 ay itatap naman natin siya sa ating negative. So, yung isang yellow na yan, syempre, negative yan. Pagpasensyaan nyo na dahil wala tayong color coding, ito lang yung available dito sa bahay namin. Ayan. So, itong number 30 ay magsasama sila na itong black wire or negative ng ating interruptor relay. Okay, nailagay na natin yung number 30. Pakita ko sa inyo. Ayan, number 30. Nilagay natin siya sa negative ng ating interruptor relay. Itong negative ng ating interruptor relay ay dudugtungan naman natin siya ng extra wire papunta sa ating body ground. At ito namang ating red wire sa interruptor relay, dito naman natin ilalagay sa ating switch. Halimbawa, nailagay natin sa switch. Ayan. Tapos ito namang isang wire ng ating switch ay ilalagay natin sa ating accessory wire or positive ng ating motor. At itong 87 naman, at itong number 87 naman, ay lalagay natin siya sa ating pulser, kaya dudugtungan ulit natin siya ng wire. Mahaba na. Depende pala kung saan nyo ilalagay.
yung inyong interrupter relay. Kung sa malapit sa pulsar, mixy lang yung wire na gagamitin nyo. Discarte nyo na yan kung saan nyo ilalagay yung interrupter relay nyo. Ayan, lalagyan na natin siya ng extra wire. Okay yan. Ay! Iniwa. Sakit. Ayan, mahaba na yung ating number 87. Okay, next step naman natin ay subukan muna natin sa battery kung meron bang negative power na lalabas dito sa ating number 87 ng horn relay. Pag may lumabas, ibig sabihin nun, goods na yon at ilalagay na natin sa pulsar ng motor. So, subukan na natin ulit. Okay, ito na yung ating battery. Siyempre, para matest natin kung merong negative power itong ating number 87 ng horn relay, gagamit tayo dito ng test light. Subukan natin. Okay. So, lagay na natin yung interrupter relay. So, itong negative ng inyong interrupter relay, lalagay natin sa negative ng battery. Ito namang positive ng ating interrupter relay ay ilalagay natin sa may positive ng ating battery. Tapos, itong isang wire ng ating test light. So, as you can see, nagtitrigger na siya. And it means, active na yung ating interrupter relay. So, ito yung wire na dinugtungan natin kanina. Ito yung number 87 ng ating relay. So, gamit test light, tetest na natin kung nag-trigger ba siya. Ayan. So, goods yung ating wirings. So, maglalagay na tayo ngayon ng switch dito sa ating interrupter relay para ilalagay na natin sa motor sigla. Alright. Okay, ito na yung ating push button switch or on and off switch. Mahaba na yan. Tinabaan ko na yan. So, pagpasensya na wala tayong color coding dahil ito lang yung mga available dito sa aming bahay. So, itong isang wire ng ating switch ay pupunta sa may positive ng ating interrupter relay. Okay, nilagay na natin yung isang wire ng ating switch dito sa ating positive ng interrupter relay. Tapos, yung negative naman na ito ay dinagtungan ko na din ng wire. Ayan, ito naman yung pupunta sa ating body ground ng ating motor. And then, itong isang wire naman ng ating switch ay lalagay natin sa may accessory wire or positive ng ating mga motor. Ayan. Positive ng battery, nilagay ko na. And then, ito yung ating negative ng ating interrupter relay. Ito siya. As you can see, yan. Ito siya, yung dugtong niya. Ilalagay naman natin siya dito sa ating negative ng ating body battery or ng ating body ground ng motor. So, naisalpak na natin lahat. And, testing natin kung meron pang ground yung ating ginawa. So, etong wire ng ating test light dito sa ating positive. Okay. And then, etong ating test light dito sa ating number 87 ng ating horn relay. Ayan. So, as you can see, hindi pa gumagana dahil hindi pa natin pinipindot etong ating switch. So, start na natin. Try na natin. Oops. So, ayan. Okay. Kompleto na yung ating wirings. So, lalagay na natin siya sa motor. Okay. Nandito tayo sa harapan ng ating motor. So, ang una nating ilalagay ay yung ating body ground. Yung ating negative ng ating interrupter relay. Tapos, yung number 13 ng ating horn relay pinagsama natin sa iisang wire. Ayan. So, ilagay na natin. Nailagay na natin yung negative sa ating body ground. Ang next naman natin na ilalagay ay itong isang wire ng ating switch. Dito naman natin ilalagay yan sa may accessory wire. So, ito yon. Okay. Dito tayo kukuha ng accessory wire. Ito yung
papunta sa ating brake light switch. Ayan. So para malaman natin kung saan dyan yung ating accessory wire, gagamit tayo ng test light. Tapos ito yung galing sa ating harness, itong black socket na ito. So hanapin nyo dyan. So yung isa wala, yung isa meron. So ayan. So dito tayo kukuha sa kulay orange na wire ng ating brake light switch. So ilalagay ko na. Tapos ibabalik lang natin yung socket. Okay, kompleto na tayo sa positive at sa negative. So susubukan natin kung magti-trigger siya. Okay, subukan natin. Okay. Okay naman yung ating wirings. Ang next na lang natin na ilalagay ay etong sa ating pulser, yung number 87 ng ating horn relay. Okay, ayan. Ito na yung wire ng number 87 natin na ilalagay natin sa ating pulser. So hanapin nyo lang itong black socket na may wire na blue, na may stripe na yellow, tapos green na may stripe na white. So ilalagay natin itong number 87 ng horn relay natin sa kulay green na may stripe na white. Okay. Tapos balik natin sa dati. Alright. So yan, halos kompleto na yung ating mga wirings. So susubukan naman natin kung gumagana ba yung ating pagwa-wirings. So okay, ayan, te-testing na natin kung gumagana ba yung ating interruptor relay. So ayan, gumagana naman yung ating pagwa-wiring. So saglit lang dahil marami tayong kapitbahay dito. Kaya sa bagong taon na lang tayo magsasagad. By the way mga tol, discarte nyo na kung saan nyo ilalagay yung inyong switch, kung sa handlebar or dito sa U-box. So good luck na lang sa bagong taon. Ayan, advance happy new year mga boss. So baka magbablog tayo nyan. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Kita-kita sa susunod na vlog. Ride safe. Peace out.